Hello guys, magandang bandang hapon. Meron naman tayong gagawin. Ay na mid captain na si Rinch. Wala sa display. May cut yung display, guys. Sabi ng user baka daw na basag ng pasyente to. Kasi sa CCU to. So, ayan guys, oh. Basag yung screen. So ngayon papalitan natin. So, napakadali lang palitan yan. So, patayin lang natin. So, meron akong pampalit. Meron akong LCD na pampalit. So, try natin palitan, guys. So, kailangan lang natin baklasin yan. Simple lang to palitan. Tanggalin lang natin yung screw. Gamit tayo ng mabilisang screw. Parang ito. Sisira yung mga screw. So, kailangan lang natin galin yung mga isko dito. So, ganito kasi mga issue ng machine pag lalo na pag yung pasyente mo ay may problema. So, nagwawala yung mga yan. So, minsan hindi lang basag, minsan mayroon din akong ganito na nabiyak naman to. Nabiyak naman tong ano to. So, buti na lang yung nabasag is yung holder lang. Ito talaga yung screen. So, buti na lang mayroon akong pampalit na screen nito. Actually, hindi siya brand new. Kinuha ko lang yan dun sa discard na ganito din na unit na galing ng Damam. Ibang branch namin ng hospital. So, hiningi ko lang to. Discard naman ha. So, papansin mo nandito yung unit. Yan diniscard ng Damam. Ito. Diniscard ng ibang hospital to. So, kinuha ko lang. So yan, kinuha na ko ng screen. Meron pa akong isa. Kasi dual to. So yun yung kahimtang nito. Puro wasak-wasak na. Yung gumagawa daw nito dati ay nag-exit na. So sabi ko, kunin ko na lang yan. Pang kahoy-kahoyan ko na lang. So, nagkataon na meron akong sira dito na isa. So yun, nagagamit ko. Ganun lang, pag mayroon kayong mga sirang unit na diniscard, huwag nyong i-discard, itapon kung mayroon kayong model pa na parehas. So, sayang, pag tinapon, huwag nyong itapon kasi nagagamit mo yun, pagkakayaan nyo ng pyesa. So, hindi mo na kailangan bumili ng pyesa. Halimbawa, tulad nito, nabasag yung screen. So, screen lang naman yung kailangan. Actually, kinuha ko to doon sa ano, sa branch namin, yung screen lang sana kinukuha ko. Eh, sabi ng isang in-charge doon, kunin mo na lahat. At itatapon lang din yan. So, kinuha ko na. Sayang. So, ito guys. Ingatan lang natin kasi may mga flex cable to. Power supply. Yan. Madali lang naman magpalit ng screen. So, tatanggalin mo lang tong dalawang, yun, kung makita mo yan. Tatanggalin mo lang tong tornilyo na to para may angat. Tapos tanggalin mo lang itong hindi mo ito kasi matanggal to pag hindi mo tatanggalin yung mainboard. So, kailangan mo tanggalin yung mainboard.
So sa pagtanggal ng mainboard, gagamit tayo ng precision tools. So napaka-importante yung precision sa mga ganito kasi maliliit ng maliliit yung mga screw niya. So hanap tayo ng medyo swak doon sa ano ito. Swak dito. Yan. So ito kailangan natin tanggalin. So anim na screw to. So kailangan lang nating isa-isahin. So napaka-importante yung mga unit na discard na. So tabi nyo lang kasi balang araw mapapakinabangan din ninyo. So yan, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung screw. May mga ano yan, plastic. So tanggalin lang natin itong cable tie para lumuwag. Ayan. So ingatan lang natin yung kanyang flex cable. So tanggalin mo natin yan. Tanggalin lang natin itong flex cable dito. Yan. So tanggal na natin yung flex cable. Saka naman natin tanggalin to. Tanggalin muna natin itong wire. So madali lang to palitan. So napaka easy lang naman to. So ingat lang sa pag hila-hila ng mga wire kasi mga ganitong klase kasi guys. Hindi ako believe sa ano, ginagamit nilang mga wire. Kasi napaka lalo pag matagal na, malutong. So ayan, tanggal na. Hilahin mo lang to. Tanggalin mo muna yan. Yan. So ito na. Tanggal na natin. So ito yung nabasag. Napapansin mo, ito yung nabasag. Yan. So okay naman yung plastic. So ayun. Kikita mo yun yung pinakabasag niya. Yan. Yan o. Nabasag crack. So tanggalin lang natin. Ayun yung ribbon wire ng LCD niya. So ingatan lang. Yan, hilain mo lang 'to. Tapos sungkitin mo lang to. Ito. Yan. Para matanggal. Nakadikit yan. Yan. So yan. Sinusungkit lang yan. Tanggalin mo lang. Ayun na. Sa iyo yung basag. So palitan natin. Ito. Yan.
Tingnan ko yung low. Isa niya. Parehas ba sila? Ngayon, parehas lang. Oh. Tara na, bay. Linisin mo na yun. Asa, eh. Parami mo ng pera. Sige, sige. So, kabit lang natin ulit yung flex cable. So, yun, napansin mo yung guhit na puti. So, naka-line yan dito. So, sa inyo sabihin, connected na lang maayos yan. So, ayan. So, linisin lang natin kasi nahawakan natin. So, pwede natin linisin. So, tanggalin lang natin yung ating fingerprint. Linisin lang natin. Kasi nahawakan natin yan. Ayan. So, malinis. Then, babalik na natin. Ayan. So, ating balik na tong. So, ito ay grounding. So, ito yan dito. Dito yan. Yan. Yan, yan. Yung grounding na. So, ibalik natin yung mga screw. So, pwede natin tingnan kung align ba siya. So, open naman siya. So, hindi siya masyadong nakadikit. Yeah. So, kailangan guys kasi lapat na lapat. So, hindi nakalapat ng maayos kanina. Kaya, nilapat ko lang. So, makikita mo naman yan pag hindi lapat yung tornilyuhan, hindi siya magpipit. Naglaglag po yung tornilyo.
So, napaka-bilis lang magpalit nito. So, wala pang 20 minutes, tapos na. So, higpitan na lang natin yung mga tornilyo, tapos ibalikan din yung flex cable. Yan. Ibalik natin yung flex cable, sabay ibalik na rin natin to. So, yan. Ibalik natin ibalik. Yan. Kabit na natin yung... Importante guys, huwag mong kalimutan na ikabit yung ribbon wire niya. Kasi mostly sa mga gumagawa, ito yung lagi nakakalimutan. Yung pinaka ribbon wire niya. So, ako kahit ako matagal nang gumagawa, madalas ko pa rin nakalimutan niya. Naisarado ko na tapos hindi gumagana. Dahil yung flex cable niya, hindi na i-connect. So, ganun lang naman ang nangyayari. Kailangan natin tanggal lang itong wire na ito para makita natin. Hindi ko kasi makita. Yan. Hindi ko makita. So ayan, ikabit na natin yung flex cable. So pwede na natin ibalik yung wire. So ito naman madali lang to. So ibalik mo lang itong mga wire na to. Or pwede mo rin ikabit mo muna yan bago mo siya ibalik yung mga wire. Kasi mahirapan ka mag-tornilyo. So ayan guys, natanggal na ano na natin. Ay, ikabit na natin yung mga screw. Kabit natin yung mga flex cable. So double check lang yung mga pagka-connection mo. So ayan. Then after nung makabit yung flex cable, i-testing na natin ngayon. Ikabit muna natin yung wire. So ito. Power supply. Yan. So bago natin isaradong tuluyan guys, i-testing muna natin siyempre. So sana yung nag-on. Ayun mag-on.
tingnan natin. So, nakakabit naman yung battery. Hindi naman rin tinanggal yung baterya. So, bagyan din ang power kasi baka lubat. Kailangan natin power on. Lagyan din ng power guys kasi lubat. Ayaw niyang mag-on. Baka kasi lubat. So ayan. So ilapit lang itong aking power. So ayan guys. So ayan. Ayan naman siyang power. So try natin i-on. Ayan. So lubat lang siya. So ayan guys, lubat lang siya. Ayan na. So tingnan natin yung touchscreen kung gumagana. So nakiklear naman. So try natin lay ng rate. So gumagana naman siya. So bago natin i-close, lagyan mo, try mo natin maglagay ng syringe kahit naka-open, pwede naman yan. Kung magde-detect ba? Para ba hindi na tayo mag-doble-doble guys. Try natin mag-rate ng 40. Confirm. Start natin. So ayan. Okay, start naman siya. Garala naman. So ayan guys. Ganun lang. So ito lang yung problema niya. Yung pinaka-screen talaga nabasag. So ayan o. So okay na siya. So ayan, nag-infuse na rin. Nag-infuse na siya. So, hindi mo na kailangan mag-calibrate, hindi mo na kailangan mag-calibrate ng infusion kasi display lang naman yung pinapalitan natin. Yung mga ganun, display lang yung pinapalitan, so wala ka nang ibang gagalawin dyan. Yung display lang ang ano mo, ang pinalitan mo. So, okay na yan. So, pero hindi siya gaano nakaabot yung power on. Ayan guys, standby, power off. So yan guys, okay na siya. Ganun lang, simple magpalit ng LCD.